Ang pag-ibig daw, minsan ay nagsisimula ng hindi natin inaasahan. Hindi man palaging sa tamang panahon at sa tamang tao. Pero matatawag nga bang pag-ibig ang nararamdaman ng isang tao kung sa pinakamurang edad pa lamang nito, naramdaman ang damdaming iyon? Tunghayan sa kwentong ito kung paano paniniwalain ni Jamie ang sarili na may nararamdaman nga talaga sa kanya ang numero unong alaskador niya na si Clarkson, ang binatang wala nang ginawa noon kung hindi ang sirain ang araw niya noong high school pa lamang sila. Ngayon naman ay bigla na lang itong nagtapat ng damdamin sa kanya. Paniniwalaan niya kaya ang binata o ipagtatabuyan na lamang ito habang maaga pa at habang hindi pa siya tuluyang nahuhulog dito? Jamie, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Arida kay Jamie na nakaluhod pa sa harap niya para tignan ang sugat niya sa tuhod. Babagsak na sana ang mga luha ni Jamie pero pilit niyang pinigilan ang pagbagsak niyon dahil ayaw niyang sabihin ng mga estudyanteng bully na nakapaligid sa kanila ni Arida na mahina siya. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nginitian niya si Arida ng kaytamis. Ayaw niyang mag-alala ang best friend niya. Pakurap-kurap siya habang nakahawak sa tuhod. May konting gasgas iyon dahil nga sa may batuhan pa talaga siya bumagsak nang patirin ni Emily ang paa niya habang naglalakad sila ni Arida. Abala kasi sila sa kwentuhan nila tungkol sa mga nababasa nilang pocketbooks kaya hindi niya napansin na nakasalubong niya ang bruha niyang classmate kasama ang mga alipores nito. Anong ayos ka lang? Tignan mo nga yung tuhod mo, oh! Tumutuko na, Jamie! Arida, hayaan mo na. Hindi naman masakit eh. Kunwari ka pang hindi masakit. Ito kasi mga gagang to eh. Huwag kayo! Malakas na sigaw ni Arida at napatayo na mula sa pagkakaluhod. Dinuduro-duro ang tatlong si Emily, Alicia at Brittany. Wala na ba talaga kayong magawa sa mga buhay nyo, ha? At pambubuli na lang sa amin ni Jamie ang pinagkakaabalahan nyo? Hindi ko naman kasali sa pambubuli namin sa kanya, Arida. Ganun na rin yon, Brittany. Best friend ko ang inaaway nyo. Alam nyo, kung ano ang ikinaganda ng mukha nyo, ganun din kapangit ang mga ugali ninyo. At least, maganda kami. Diba? E yung si Jamie, bakit pa ba siya nag-enroll dito sa school na to? Hindi niya ba alam ang mga students dito sa Villamor ay magaganda lang dapat katulad namin? At mambubuli kayo, Alicia, dahil lang doon? Eh ganda lang naman ang ambag niyo sa school na to. Ang bobobo niyo kaya, hindi na kayo nahiya sa mga scores niyong zero sa quiz natin sa math kahapon. Arida, tama na. Awat ni Jamie kay Arida nang makita niyang biglang nanlisik ang mata ng tatlo dahil sa sinabi nito. Hindi. Hindi na talaga mauulit itong pambubuli nila sa'yo. Mula freshman hanggang ngayon na nasa third year na tayo, ganyan pa rin sila. Makikita niyo talaga yung hinahanap niyo dahil pupunta kami sa principal's office ngayon din at ipapakita tong ginawa niyo sa best friend ko. Eh di magsumbong ka. Ha, hindi mo siguro alam na tita ko ang dean ng school na to, no? Alam ko. At alam kong hindi kayo magkaugali ng tita mo, Emily. Sigurado akong mag-guidance kayong tatlo at matuturuan kayo ng leksyon. Matapos iyong sabihin ni Arida, ay nakita niyang pinamulahan ng mukha ang tatlo. Halatang takot na takot. Dumiretso nga talaga sila sa dean's office at tahimik lang siya habang nagsusumbong ang kaibigan niya sa kung anuman ang mga pinagagawa ni Emily sa kanya. Sinabi nitong ipapatawag sa guidance si Emily, Brittany at Alicia kasama ang parents ng mga ito at nakaschedule na ang paghaharap nila sa guidance office. Ilan pang sandali ay nakapasok na sila sa loob ng kanilang classroom at napasinghap na lamang si Jamie nang maramdaman niyang may humila na naman sa buhok niya at may kamay na kumuha ng pantali niyon. Tila bumagal ang oras habang dahan-dahang dumudulas ang mga kamay na iyon sa kanyang buhok. Nang tuluyang makaharap ang taong gumawa niyon ay halos kumulo ang dugo ni Jamie. Wala namang ibang nangunguha ng pantali niya kung hindi ang nag-iisang kumag sa loob ng classroom nila na si Clarkson Sandoval. As usual, ginagawa na naman nito ang morning routine nito at iyon ay ang guluhin ang buhok niya. Good morning, nerdy! Malapad ang ngiting bati nito sa kanya kaya lumabas naman ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin.
Nagkasalubong ang kilay ni Jamie sa labis na pagkainis nang makita niya ang pagmumukha nito. Napakagandang lalaki kasi ng binatang kaharap niya, pero ang kagaspangan naman ng pag-uugali ay hindi niya talaga maipaliwanag. Araw-araw ay hindi nito nakakalimutan ang asarin siya at guluhin ang buhok niya. Inirapan niya lamang si Clarkson at dumiretso na sa upuan niya. Hindi na siya nag-abalang kuhain ang pantali niya dahil hindi na talaga ito ibabalik niyon. "So, how was your sleep, Nerdy?" Narinig niyang tanong ni Clarkson na tumabi pa talaga sa kanya, kahit sa likuran naman ang pwesto nito. Amoy na amoy niya ang cologne na palagi nitong ginagamit dahil naaamoy niya naman iyon kapag lumalapit na naman sa kanya. Aasarin at aasarin siya ni Clarkson dahil sa kulot niyang buhok, makakapal na kilay at sa mga ngipin niyang may gap at nakabraces pa. Hindi niya pinansin ang binata at patuloy lang sa paghahanap ng English notebook sa loob ng kanyang bag. "Mine was really good." Anito nang hindi siya sumagot. "I watched movie bago ako natulog. At alam mo ba kung ano yung palabas na pinanood ko? Isang babaeng nerdy yung bida." "Clarkson!" Putol niya kay Clarkson kaya ito natahimik. Nagangat siya ng tingin kaya naman nagtagpo ang kanilang mga mata. "I don't have to listen to your story. Dahil wala ka rin mang ibang babanggitin kung hindi ang kapangitan ko, hindi ba?" Tipit ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito at nakatingin lang sa kanya. "Alam ko kung anong hitsura ko. Kaya nga nerdy ang tawag mo sa akin eh. Pero please lang, huwag mo nang ulit-ulitin dahil hindi na ako nasasaktan kahit ano pang pang-aasar ang gagawin mo sa akin." Tuluyang nawala ang ngiti sa mga labi ni Clarkson dahil sa sinabi niya. Siguro ay dahil ngayon niya lang ito pinagtaasan ng boses at ngayon lang talaga siya sumagot magmula noong mga freshman students pa sila. Bigla niya kasing naalala ang sinabi ni Arida kanina na magiging palaban siya. Matapos niyang sabihin iyon, ay tumayo na siya at hinablot ang bag at lumipat sa pwesto ni Arida at Mark sa tabi ng bintana. Si Mark at Arida lang naman ang matalik na kaibigan niya dahil mula preschool ay magkasama na sila. Naluluhang kinuha niya ang diary notebook niya sa bag. Inihanda niya ang kanyang ballpen para maglabas na naman ng sama ng loob sa blankong pahina ng kanyang diary. "Dear Diary, there he goes again. Umaga pa lang sinisira na ni Clarkson ang mood ko. Diary, para talaga siyang male version ni Emily. Magkaparehong magkapareho sila ng ugali ni Emily. Di naman sila magkaano-ano, pero talagang to the highest level na yung pambubuli niya sa akin. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Dahil ba hindi ako kasing ganda ng mga classmates or schoolmates namin? Dahil ba medyo chubby ang katawan ko at baduy pa ako manamit? Ay, hindi sila naging mabait sa akin simula noong una pa lang. Diary, what do you think? Kung mapapaganda kaya ako at gagaspangan ko pa ang pag-uugali ko towards them, hindi na kaya nila ako aawayin? Siguro nga, dapat na matigil ang pang-aaway nila sa akin, ano?" Pagkalipas ng ilang taon, ay natatawa na lamang si Jamie habang binabasa ang nakasulat sa kanyang lumang diary na nahalongkat niya pa sa box na pinaglagyan niya ng mga bagay na mahalaga sa kanya mula pagkabata. It's been 10 years. Oo. 10 taon na nga ang nakakalipas magmula nang isulat niya iyon sa diary niya. Bigla niya tuloy na alala ang mga pambubuli sa kanya na hindi na talaga naulit pa magmula nang magdesisyon siyang maging palaban. "The best decision pala yung ginawa ko noon. Hindi na kasi talaga ako napagdripan ng Emily at Clarkson na yun." Nagsasalita siya ng mag-isa habang hinahaplos ang lumang diary niya. Nakangiting isinaran niya ang diary at muli iyong itinago. Kinuha niya lang iyong promise ring nila ni Arida na isusuot nila ulit para sa batch reunion nila na gaganapin sa Palawan sa susunod na linggo. "Good morning, Miss Jamie!" Bati kay Jamie ng assistant niyang si Bella nang makapasok siya sa loob ng kanyang office. Isang dating site ang pinagkakaabalahan ni Jamie. "Good morning, Bella! Natapos mo na yung mga pinareview ko sa'yo?" Nakangiti niyang tanong at naupo na sa kanyang swivel chair. Si Bella naman ay inilapag na ang sandamakmak na folder sa ibabaw ng table niya. "Natapos ko na, Miss Jamie, at 1 a.m. ko na po talaga yan natapos. Sabi mo kasi kailangan na kailangan mo na ngayong araw." "Oo, pasensya ka na talaga, Bella, ha? Kung hindi lang kasi talaga atat yung nagmamay-ari ng portfolios na yan, hindi tayo magiging ganito kaabala. Nagbabayad sila ng malaki para mapabilis ang araw ng mga blind dates nila.
At alam mo namang lahat ng yan ay kailangan ko pa talagang i-meet up para maipakilala sa kanila kung sino ang best at perfect partner nila. Kaya nga, Miss Jamie eh. Trabaho naman to, hindi talaga pwedeng magreklamo. Matapos niyang graduate sa college sa kursong Business Management, ay nagtayo kaagad sila ni Mark ng isang dating site dahil napaka-rare lang ng mga ganoong businesses. Si Arita naman ay doon na nag-college sa States dahil nag-migrate ang pamilya nito pagka-graduate pa lamang nila sa high school. Matchmaker ang dating site na business nila ni Mark. May mga kliyenteng lumalapit at nagbabayad sa kanila para ihanap ng pwedeng makapartner in life ang mga ito sa pamamagitan ng pagsiset up ng blind date. Naging malakas naman ang business nila. Kadalasan sa mga client nila ay mga foreigner pa. Siya nga pala, tumawag sa line si Miss Arida. Tawagan mo daw siya kaagad pagdating mo kasi hindi kanya makontak sa phone mo. Ay, oo nga pala. Sige Bella, salamat. Pagkalabas ni Bella ay tinawagan na kaagad ni Jamie ang best friend niya. Huy, tumawag ka pala? Sorry, nakalimutan kong mag-open ng cellphone pagkagising ko kanina. Bungad niya nang sagutin ni Arida ang tawag niya. Oo, kasi flight ko na mamaya pa uwi dyan. Tas busy si kuya, hindi niya ako masusundo. Mahinang boses ng best friend niya mula sa kabilang linya. Problema pa ba yun? Eh di ako ang susundo sa'yo. Sige, diretso tayo sa club ha? Malakas na natawa si Jamie sa narinig. Idadamay mo pa talaga ako sa kaadikan mo sa pagka-club. Oo na, pero bawal tayo magstay ng late ha? I-check pa natin yung mga gowns na gagamitin natin sa batch reunion. Okay, so si Mark bang magiging escort mo sa ball? Mahinang tanong ni Arida na ikinakilig niya sa loob-loob niya. Ex-boyfriend kasi nito ang ka-business partner niyang si Mark. Sino pa ba? Unless gusto mo siyang agawin sa akin. Buong puso ko namang ibibigay sa'yo ang boss ko eh. Hindi ko naman kailangan ng escort. Pwede ko namang yayain sumayaw yung ibang batchmate natin. Gustong humalakhak ni Jamie. Alam niya naman na pakipot lang talaga itong best friend niya. Okay, sabi mo eh. Ano, ready ka na bang makita yung mga batchmates natin? Oo naman! Masigla nitong sagot. Excited na ako makita ang mga reaksyon nila kapag nakita ka ulit nila. Siguradong walang sinabi ang ganda ni Emily sa ganda ng best friend ko ngayon. Pagmamayabang ni Arida na binuntutan nito ng tawa. Huy, mas maganda talaga sila noon pa man. Ah basta, ang layo mo na sa dating ikaw. I'm sure, pati yung classmate nating Pogi noon na nambubuli rin sa'yo ay siguradong tulo-laway kapag nakita ka. Ano nga bang pangalan nun? Ah, si Clarkson. Si Clarkson Sandoval. Tama? Sandaling natahimik si Jamie dahil sa narinig. Bigla niyang naalala ang tao na nagmamay-ari ng pangalang binanggit ng best friend niya. Maging ang lahat ng pambubuli na nagawa nito sa kanya noon ay bigla niyang naalala. 10 taon na ang nakalipas nang huli silang magkita noong graduate sila sa high school. Magmula noon ay hindi na sila nagkita pa. Nabalitaan niya na lamang na nag-migrate na rin ang pamilya ni Clarkson. Naging magaan na ang college life niya dahil wala nang nambubuli sa kanya. Sandali pa silang nag-usap ni Arida at maya-maya pa ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Itinoon ni Jamie ang atensyon sa portfolio na hawak niya. Mr. Wright ang secret name na nakalagay sa profile. Binibigyan kasi nila ng chance ang mga client na itago ang totoong pangalan ng mga ito. Kaso lang ay wala namang picture na nakalagay sa portfolio ni Mr. Wright. Kumpleto naman ang mga data na kailangan nila mula sa mga personal na interest nito hanggang sa kung ano ang gusto nito sa isang babae. He likes basketball. Wow, bagay naman sa height niya na 5'11 daw siya. And he likes strawberry, ha? Natatawa niyang tanong habang binabasa ang portfolio ni Mr. Wright. Interesting. May lalaki palang favorite ang strawberry. Oh, at Titanic pa talaga ang favorite movie niya. Kadalasan kasi sa mga male client nila ay halos mga manly things ang gusto. Nakikitan tuloy siya sa isang ito. Bella? Tawag niya sa sekretarya. Yes, Miss Jamie? Etong si Mr. Wright, bakit walang profile picture? Iyan nga rin po ang problema ko, Miss Jamie eh. Paano siya pipiliin ng mga female client kung wala namang picture? Hindi po siya nagre-reply sa email.
Ganun ba? Baka pwede nating tawagan, Miss Jamie. Meron pong number na naka-attach sa contact info niya. Oo, tama. May number nga. Tatawagan ko na lang. Kinuha niya ang telepono at denial ang number na nakalagay sa contact info ni Mr. Wright. Matapos ang ilang ring, ay sumagot naman ito. Hello? Baritonong tinig ang narinig niya mula sa kabilang linya. Yes, hello sir. Good morning. This is Jamie from Matchmaker Dating Site. By the way, is this Mr. Wright? Uh-huh. Napagdikit ni Jamie ang mga labi dahil para bang kakagising lang ng taong nasa kabilang linya. Namamaos ang boses nito. Sir, I have something to discuss with you about your fork. Babe, why are you on the phone? Natigil si Jamie nang makarinig ng matinis na tinig ng isang babae mula sa kabilang linya. Sino ba kausap mo? Tulog na ulit tayo. Inaantok pa ako eh. Oh, sorry miss. Maybe we could talk some other time. Matapos iyong sabihin ng baritonong tinig, ay kaagad na naputol ang linya. Bagay na ikinangiwi ni Jamie. Pailing-iling siya habang nakatitig lang sa telepono. Babe? Eh my babe naman pala siya eh. Bakit pa siya nagpasa ng portfolio dito sa matchmaker kung may girlfriend na pala siya? And take note ha, kasama niya pang natulog. Grabe, mga lalaki talaga. Di na marunong makontento sa isa. Pabagsak na ibinaba niya ang teleponong hawak. Biglang umakyat ang inis sa ulo niya. Kaya ngayon ay wala pa talaga siyang boyfriend. Natuto na siya sa first boyfriend niya noong college. Namamangka kasi sa dalawang ilog kaya hiniwalayan niya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakarating na ang best friend ni Jamie na si Arida. At ngayon ay tuluyan na nga silang nakarating sa Palawan. Naging sunod-sunod ang batian kasama ang mga batchmate nila. Mula Section A hanggang Section C. Mas marami siyang nakaklose noon sa Section B at C. Kaya naman iyon lang ang pinapansin niya. Ang mga classmate niya kasi noon sa Section A ay para talagang mga walang pinagbago. May iba lang din na ngingitian siya, pero hindi naman katulad ng dati na kapag nakikita siya ay pinagtatawanan siya. Mas lamang ang pagpuri sa kanya ng mga batchmates nila. Nagkita rin sila ni Emily. May mga anak na raw ito at may sariling business. Sina Alicia at Brittany naman ay parehong single. Marami sa kanila ay mga career woman na. Ang iba naman ay mas piniling mag-business. Natutuwa si Jamie dahil halos lahat sa kanila ay mga successful na. Okay guys, listen! Nagsalita sa harap nila ang batch president nila noon na si Nikolai, na isang abogado na ngayon. Dahil natapos na tayong i-meet and greet ang isa't isa, at sa tingin ko ay kumpleto na naman tayo, sasabihin ko na kung ano ang mga activities natin. Dahil may mga chef tayong batchmate, sila na ang bahala sa mga foods na kakainin natin for 2 days. Pero they will join us pa rin sa mga activities na gagawin natin. First, we need to rest dahil lahat ay may jet lag. Pwede kayong maglibot-libot sa buong resort. At mamayang gabi naman ay may bonfire tayo dyan sa dalampasigan. Natigil si Nikolai sa pagsasalita nang bigla na lamang maghiyawan ang mga batchmates nilang lalaki. Napalingon siya sa mga ito at literal na nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Late ka na naman, hindi ka talaga nagbago Sandoval. Iyon ang sigaw ni Emily habang natatawang nilapitan ang pamilyar na lalaki na sa loob ng 10 taon ay ngayon lang ulit na silayan ng kanyang mga mata. Niyakap ito ng karamihan ng mga batchmates nila na parabang sabik na sabik ang mga batchmates nila sa taong iyon. Mula noon ay ganoong atensyon pa rin ang nakukuha nito mula sa mga kaibigan nito. At dahil late ang nag-iisang Clarkson Sandoval ay kailangan niyang mag-speech dito sa harapan. Ipaliwanag mo kung bakit ka late. Ani Nikolai sa harap kaya walang nagawa si Clarkson kung hindi ang pumunta sa harapan. Wow, he is the man, Jamie. He looks like a model. Narinig niyang bulong ni Arida sa tabi niya. Nakakapit ito sa braso niya at titig na titig kay Clarkson. Maging ang best friend niya ay tila na hipnotismo rin sa kagwapuhan nitong taglay. Hello everyone. Nice meeting you all again. Nanliit ang mga mata ni Jamie nang marinig ang pamilyar na baritonong tinig nito. Kaso lang ay hindi niya maalala kung kailan. Mas naging baritono ang boses ni Clarkson
ang lahat-lahat dito ay nagbago na. He looked so different than before. Napakatangkad na nito at lalaking lalaki na tignan dahil sa pagiging brusko ng pangangatawan. It's been 10 years since we last saw each other. Ang bilis ng panahon. Isang dekada nang nakalipas, right? At sobrang dami nang nagbago. Hindi ko po man maalala ang lahat sa inyo dahil kakarating ko lang at late pa talaga ako. But we'll get along later, guys. Oo na, ang daming nagbago pero ganun ka pa rin. Palagi ka pa rin late. Natatawang sabi ni Emily na ikinatawa ng lahat. Nanliit ang mga mata niya sa isipin na parang napaka-close pa rin talaga ng dalawa. Maybe they keep in touch. Siya lang naman ang walang balita sa mga ito dahil nga hindi naman sila close. Well, pwede naman akong bumawi. Ako nang bahala sa drinks natin sa bonfire mamaya. Dahil doon ay naghiyawan na naman ang mga kasamahan nila. Siya lang itong hindi pumalakpak dahil hindi naman talaga siya umiinom. Nang bumaba si Clarkson ay walang kahirap-hirap na nagtama ang kanilang mga mata. Sa hindi malamang dahilan ay ganoon na lamang ang biglang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Nangingisla pa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Dahil sa kaba niya na baka bigla na lamang siyang asarin ni Clarkson, ay mabilis na tumalikod siya at marahang hinila si Arida papalayo sa kung nasaan sila. Ano yun? Bakit may titigan session? Natatawang tanong ni Arida. Ha? Titigan? Hindi no. Baka kinikilala niya lang ako kaya napatingin siya ng ganun. Eh saan tayo pupunta? Hindi pa nga tapos yung announcement nila dun eh. Hayaan mo na, JB! Natigil sila sa paglalakad nang marinig ang isang pamilyar na boses. Namilog sa tuwa ang mga mata niya nang mapagsino ang lalaking matangkad at matikas na naglalakad papalapit sa kanila. Oh, boss! Late ka yata ah! Nang aasar na tanong niya kay Mark na galing pa sa Nueva Ecija. Nang makalapit sa kanya si Mark ay natahimik si Arida at naramdaman niyang medyo nanginig pa ang cute niyang best friend. Napagdikit niya ang mga labi sa sobrang kilig nang sinulya pa ni Mark ang best friend niya. Alam niyang nagkakailangan ang dalawa dahil sa nangyaring breakup ng mga ito noon, mga high school students pa lamang sila. Arida. Hi. Hello. Dama niya sa tinig ni Arida na hindi talaga ito komportable. Pero hindi na rin nagtagal pa ang batian nila dahil tinawag na si Mark ng mga batchmate nilang lalaki. Sila naman ni Arida ay dumiretso na sa cabin. Kinagabihan ay bumaba na sila sa cottage na exclusive lang para sa batch nila. Masasarap na pagkain ang nadatnan nila. Jamie enjoyed the food pero halos hindi niya na malunok ang mga iyon nang maramdaman niya ang paglapit sa kanya ng kung sino. Jamie. Tawag nito sa kanya sa pangalan niya sa kauna-unahang pagkakataon. Dati kasi ay nerdy lang talaga ang tawag nito sa kanya. Gusto niyang tumakas dahil para na naman siyang aatakihin ngayong nakalapit na ito sa kanya. Kung bakit ba kasi wala pa si Arida. Nagpaalam na magbabanyo lang. Pero hindi pa nakakabalik. Pati si Mark ay hindi pa rin mahaglilap ng mga mata niya. Clarkson? Mas lumapit pa ito sa table niya at inalapag doon ang hawak na alak. How are you, Jamie? Okay lang naman. Peke siyang ngumiti. Hindi pinapahalata na talagang kinakabahan siya dahil nag-uusap sila na parabang malapit silang magkaibigan noon. Samantalang hindi naman talaga. Ikaw, kamusta? Hindi ito nakasagot at nangingislap lang ang mga matang nakatitig sa kanya. Parabang sabik na sabik sa kanya. Nililin lang yata siya ng mga mata nito. Ayos lang din naman ako. You've changed a lot. Talaga? Di na ba ako yung dating nerdy na lagi niyong inaasar at binubuli sa school? Nagsalubong ang mga kilay nito dahil sa naging tanong niya. Tumawa siya para hindi ito ma-offend. What I mean is, oo, may nagbago na rin sa akin. It's been a decade, remember? Alangan namang nerdy pa ako magpahanggang ngayon. E di, hindi ko na ma-enjoy itong reunion natin kung aasarin niyo lang din naman ako dito. Jamie, look. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo noon. You don't have to, Clarkson. Nginitian niya ito ng matamis para iparating dito na matagal na iyon at hindi na nila kailangan pang pag-usapan. I already forgave you. Part ng pagiging bata ang mambuli at mabuli. So don't worry about the past.
kalimutan lang natin ang lahat ng yun. Magsasalita pa sana ito nang bigla na lang sumulpot si Arida sa kung saan. Mugto ang mga mata nito at hinila siya patungo sa dalampasigan kaya hindi siya nakapagpaalam kay Clarkson. Umiyak ka ba? Nasaan si Mark? Tanong niya nang makaupo na sila ni Arida sa buhanginan. Huwag mo nang itanong sa akin ang hinayupak na yan. Ayoko na siyang pag-usapan dahil hanggang ngayon ay siya pa rin ang dahilan ng mga luha ko. Kung hindi lang talaga mahalaga ang reunion na to at kung hindi ka magagalit sa akin, siguradong hindi na ako babalik ng Pinas dahil ayoko na siyang makita pa. Nakaramdam siya ng lungkot dahil sa mga sinabing iyon ni Arida. Hindi na sila nakapag-usap pa ng matagal dahil nagsimula na agad ang bonfire. At habang nasa kalagitnaan sila ng open forum nila, ay ramdam niyang may isang pares ng mata ang kanina pang nakatitig sa kanya. Pasimpleng hinanap niya iyon at lihim siyang napalunok nang makita si Clarkson. May kalayuan sa kanya. Nakatitig nga ito sa kanya. Napayoko tuloy siya dahil hindi niya kayang salubungin ang intensidad ng mga titig nito. Tumagal ng ilang oras ang open forum hanggang sa matapos iyon. Nagkapatawaran na rin sila ni Emily pati na ang dalawang best friend nito. Nagsidatingan ang napakaraming alak at si Clarkson daw ang nagbayad lahat ng iyon. Hindi umiinom si Jamie pero nang sandaling abutan siya ni Emily ng wine glass ay hindi siya nakahindi. Are you sure iinom ka talaga? Tanong sa kanya ni Arida. Oo naman, konti lang. Nakakahiya kasing humindi. Sige, basta kapag tipsy ka na o ayaw mo na, sabihan mo lang ako. Ihahatid kita sa cabin natin. Tumango siya sa sinabing iyon ni Arida. Pero sobrang nasarapan na si Jamie sa white wine na binibigay sa kanya. At wala naman na iyong effect sa kanya hanggang sa naparami na talaga siya. Napalinga siya sa paligid at hindi niya na mahagilap si Arida pati si Mark. Napangiti siya. Kayong dalawa ha? Tumakas pa talaga kayo. Humanta kayo sa akin bukas. Bulong niya habang iniisip kung magkasama ba talaga ang dalawa sa mga sandaling iyon. Nang maubos ang alak sa baso niya, ay tumayo siya para sana kumuha ulit. Pero tila biglang umikot ang mundo niya at huli na nang makakapit pa sa mesa na nasa kanyang harapan. Tuluyang bumagsak si Jamie sa buhanginan. Aray ko, amputan ko. Nasapo niya ang pang-upo at mariing ipinikit ang mga mata dahil talagang masusuka na siya sa sobrang pagkahilo. Lasing ba ako? Ganito ba ang malasing? Nahihilo ako. Mangiyak-ngiyak niyang usal. Binuksan ni Jamie ang mga mata at sinubukang kumapit sa lamesa para makatayo pero talagang nanghihina ang mga tuhod niya. Ganoon na lamang ang biglaang pag-usbong ng init sa buo niyang katawan nang maramdaman ang pagdampi ng mainit na palad sa magkabilang tagiliran niya. Jamie, hey, are you okay? Nilingon niya ang nagmamay-ari ng tinig na iyon at napangiti siya nang makitang muli ang binata. Oh, Clarkson. Lihim na napalunok si Clarkson nang kumawala sa mapupulang mga labi ni Jamie ang pangalan niya. He is having fun with his batchmate. Nakainom na rin siya ng konti. Pero dahil may high tolerance siya sa alcohol, ay hindi niya pa ramdam ang pagkalasing. Napatingin siya sa pwesto ni Jamie at nakita niyang wala na ang mga kasamahan nito. Sumalampak sa buhanginan ang dalaga kaya kaagad niyang sinaklulohan. Lasing na ang karamihan sa kanila kaya walang nakapansin na natumba ito. Nang makalapit siya dito ay naamoy niya ang alak galing sa mainit itong hininga. Hindi siya nagkakamaling, lasing na nga si Jamie. Anong ginagawa mo dito? At saka, bakit mo ako hinahawakan? Hindi na nakatali ang buhok ko kaya hindi mo na makukuha ang pantali ko. Napangiti siya dahil halatang halata sa boses ni Jamie ang pagkalasing. Marahan siya nitong itinulak kaya nabitawan niya ang tagiliran ng dalaga at tuluyan silang nagkaharap. No, hindi yun ang pakay ko. I wanted to help you. Lasing ka na. Gusto mo bang ihatid kita sa cabin mo? Ha? Huh? Ihahatid mo ako? Hindi makapaniwalang tinignan siya nito sa lasing ng mga mata. Maya-maya pa ay humalakhak ng malakas. Hindi maipaliwanag ni Clarkson ang tuwa sa puso niya dahil sobrang sarap pakinggan ng pagtawa ni Jamie. We, ihahatid mo talaga ako? Eh di ba devil ka? I'm sure gaya ng dati,
pagtitripan mo lang din ako. Siguradong papatirin mo na naman ako nang sa ganun ay madadapa ako at kunyari tutulungan mo ko. Tapos pagtatawanan mo at tatawaging nerdy. Natahimik si Clarkson dahil sa sinabi ni Jamie. Hindi pa talaga nito kinalimutan ang lahat ng kasalanan niya rito. Pero hindi nito alam ang dahilan kung bakit ginagawa niya ang mga bagay na iyon noon. Yes, he is such an idiot that time. He bullied her. Pero ano kaya ang magiging reaksyon ng dalaga kapag sinabi niya ang dahilan niya? Sobrang nagulat siya noong naging palaban na si Jamie noong nasa fourth year high school na sila. Pero mas nagulat siya ngayong napakarami nang nagbago rito. She isn't that cute nerdy girl now. Napakagandang dalaga na ni Jamie na kahit sinong mga lalaki na kabatchmate nila ay napapatitig sa dalaga. She has this morena beauty and that beauty stands out among all the girls inside the resort. Stay away from me, Clarkson. I already forgave you, but I will never forget what you did to me, jerk. Jamie, I'm sorry. Alam mo ba na... Stop! Ayokong kausap ka! Sinubukan itong tumayo para makalayo sa kanya pero nawala na naman siya ng balanse. Maagap na napigilan niya ang pagbagsak nito at ngayon ay nakayapos na sa bewang nito ang mga kamay niya. Masarap sa pakiramdam na ganito siya kalapit kay Jamie dahil sa ginawa niya ay napatitig ito sa kanya. Ang pogi mo na dati at mas pumogi ka pa ngayon. Nakangiting anito na ikinatiim ng bagang ni Clarkson. Ang lapit lang kasi ng mukha nila sa isa't isa. He is so tempted to kiss her lips, pero hindi niya pwedeng gawin iyon. Ang kakapal ng mga kilay mo. Ang tangos pa ng ilong. Clarkson, mas gwapo ka pala talaga sa malapitan, ano? Jamie, lasing ka na. Ihahatid na kita sa cabin mo. Saan ba yun? Mamaya na, gusto pa kitang titigan eh. Tignan mo, oh. Napaka-kissable ng lips mo. Lihim na nanginginig si Clarkson nang idampi ni Jamie ang daliri sa ibabang labi niya. Nabuhay ang init sa loob-loob niya, pero talagang pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang lasing si Jamie. Gusto kong i-kiss ang mga lips na to, pero bawal. Bawal? Bakit? May boyfriend ka na ba? Boyfriend? Wala ano. Single ako. At naghihintay pa ako ng tamang tao para sa akin. Kaya hindi para sa yung first kiss ko, pero parang ang sarap mong i-kiss. Natawa si Clarkson dahil sa mga pinagsasabi ni Jamie. Napaka-cute pala nitong malasing. Pero kung ikikiss kita ngayon, dapat secret lang ha. Jamie, halos hindi matapos ni Clarkson ang sanay pagpigil sa dalaga ng walang pasabing, idinampi nito ang malalambot na labi nito sa kanya. Tumibok na mabilis ang puso niya sa mga sandaling iyon. Ilang beses na siyang hinalikan ng mga babaeng na ikama niya, pero ngayon lang nag-react ang puso niya. It's very strange. Si Jamie lang ang nakapagparamdam sa kanya ng ganoon. Ilang segundong tumagal ang pagkakadampi ng kanilang mga labi. Nang humiwalay ang dalaga sa kanya, ay nakita niya kung paano kumislap ang napakaganda nitong mga mata. Wow, that was really nice. I like your lips, Clarkson. Pilit na pinipigilan ni Clarkson ang sarili dahil ang totoo ay gustong-gusto niyang madama muli ang mga labi nito. Pero hindi niya sinamantala ang kalasingan ni Jamie. Hinatid niya ito sa kabinet, pero nang makita niyang bukas ang pinto at nagyayakapan sina Mark at Arida sa loob, ay tinakpan niya ang bibig ni Jamie para hindi sila marinig ng dalawa. Hindi alam ni Clarkson kung saan dadalhin si Jamie hanggang sa tuluyan ng hinila ng antok ang dalaga. Wala siyang nagawa kung hindi dalhin ito sa kabin nila ni Nikolai. Napabangon ito sa kinahihigaan nang makitang buhat-buhat niya si Jamie. Oh, what happened? Nagtatakang tanong ni Nikolai. She's drunk. Arida and Mark is on their cabin. Ayoko namang istorbohin yung dalawa. Tumango-tango si Nikolai sa sinabi niya. So, saan ka matutulog? Dito na lang si Jamie. Ako na doon sa sofa. No. Ako na sa sofa. Inilapag niya si Jamie sa kama. Nakatingin lang si Nikolai sa bawat galaw niya. She changed a lot. Pansin mo ba yun?
Tanong ito sa kanya nang nakaupo na siya sa gilid ng kama at pinagmamasdan si Jamie na mahimbing nang natutulog. Oo, muntikan ko na siyang hindi nakalala. I mean, maganda na siya noon. Kaya nga, patay na patay ka sa kanya. Putol sa kanya ni Nikolai. Kunot noong napatingin siya sa kaibigan. Akala mo ba hindi namin napapansin noon kung bakit lagi mong inaasar si Jamie? Natatawang tanong ni Nikolai sa kanya. You even have the guts para kausapin ng mga classmate ating lalaki na ikaw lang ang may karapatang mambuli sa isang Jamie Manansala. Akala ni Jamie, pambubuli lang yung ginagawa mo pero lahat kami, alam namin na yun lang ang dahilan mo para lang makalapit sa kanya. Nakangitiin na pailing-iling na lamang si Clarkson dahil totoo ang lahat ng sinabing iyon ni Nikolai. Bakit hindi ka umamin? Because I was a coward. Natatakot ako noon na baka ma-reject ako dahil nga galit siya sa akin sa lahat ng pinagagawa ko. Hanggang sa nag-migrate kami. Kaya hindi ko naamin ang tuluyan ang nararamdaman ko para sa kanya. At ngayon, pakiramdam ko ay galit pa rin siya sa akin. Pare, bakit hindi mo subukang kunin ang loob niya? Alam mo, mabait si Jamie. Pero sana, huwag mo siyang itulad sa mga naging babae mo. Nakayukong umiling si Clarkson. Alam ni Nikolai kung ano siya pagdating sa babae. Hindi kailanman nagkaroon ng seryosong karelasyon. Hindi niya alam bakit siya nagkakaganon. Siguro ay dahil naimpluwensyahan siya ng mga kaibigan niya sa Australia. Wala siyang mahanap na babae na gustong gusto niya. At ngayong nagtagpo sila muli ni Jamie, may pakiramdam siya na ayaw niya nang malayo dito. Gusto niyang suyuin si Jamie, pero hindi niya alam kung papaano. Sinag ng malagintong araw na tumama sa mukha ni Jamie ang gumising sa kanya kinabukasan. Una niyang naramdaman ang pagsakit ng kanyang ulo, para iyong pinupukpok ng kung ano, kaya naman dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at napahilot sa sentido. Ano bang nangyari? Parang naparami yata ang inom ko kagabi. Nasaan ba ako? Tanong niya sa sarili nang inikot niya ang paningin sa loob ng silid kung nasaan siya. Alam niyang hindi iyon ang cabin nila ni Arida. Muli siyang napapikit at inalala kung ano ba talaga ang nangyari kagabi at bakit nagising siya sa ibang cabin. At nang tuluyang maalala ang lahat, ay literal na nanlaki ang mga mata ni Jamie. Tinulungan siyang makatayo ni Clarkson nang matumba siya sa buhanginan at tila ba kitang-kita niya ang eksena kung paano niya ito hinalikan sa mga labi at dinig na dinig niya pa ang lahat ng sinabi niya kay Clarkson kagabi. Oh my gosh! What did I do? Bakit ko ba yung ginawa? At bakit lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko? Nakakahiya! Nasapon niya ang mukha sa labis na pagkapahiya. Ganun pala ang malasing? Hindi niya makontrol kung ano man ang nasa utak niya. Parang tubig lang na umaagos ang mga salita mula sa utak niya palabas sa kanyang bibig. At kung ano man ang naiisip niya, ay gagawin niya. Ayoko nang uminom. Hindi na ako iinom. Ano na lang ang mukhang maihaharap ko kay Clarkson? Diyos ko naman! Jamie? Nanlaki muli ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Clarkson sa may pintuan. At bago pa man makalapit ang binata sa kanya, ay mabilis na bumaba siya sa kama at walang pasabing tumakbo palabas ng kwartong iyon. Saan ka ba natulog? Hinanap kita kagabi pero hindi kita mahagilap. At bakit namumutla ka dyan? Naparami siguro ang inom mo kagabi, no? Sunod-sunod ang tanong ni Arida sa kanya. Nasa restaurant na sila sa loob ng resort dahil doon sila magbe-breakfast lahat. Nakatulog lang naman ako sa cabin ni Clarkson. Mahinang bulong niya at palingon-lingon sa kung saan. Ayaw niyang magtagpong muli ang landas nila ng lalaking ninakawan niya ng halik kagabi. Ano? Naibulalas ni Arida. Ba't ka naman natulog doon? Hindi ko nga rin alam. Alam mo, kasalanan mo to lahat eh. At bakit ako pa ngayon ang may kasalanan, Aber? Eh kasi alam mo namang hindi ako marunong uminom. Iniwanan mo pa ako. Umamin ka nga, Arida. Magkasama kayo ni Mark kagabi, no? Yes, Jamie. Napatingin si Jamie sa lalaking kakarating lang at tumabi sa best friend niya. Walang iba kung hindi si Mark. Sa tinginan pa lang ng dalawa, alam niyang may improvement na. Buong araw ay tago lang ng tago si Jamie. Kapag napapansin niyang papalapit na si Clarkson sa kanya, ay napapatakbo siya. Maging sa gabi nga ng ball nila
ay ganoon talaga ang ginawa niya. Safe naman siya sa pagkapahiya dahil hanggang sa matapos ang reunion ay hindi nakalapit sa kanya si Clarkson. At ngayon ay back to work na naman si Jamie. Naghihintay na sa kanya ang mga client na imi-meet niya ngayong araw. Wala si Mark dahil abala pa sa panunuyo sa best friend niya kaya mag-isa niyang tatrabahuin ang lahat. Miss Jamie, nagpadala na po ng email si Mr. Wright. Nakatouch na doon yung picture niya. At ngayong umaga ang schedule ng meeting ninyong dalawa. Nakahanap na rin po ako ng babaeng client na pwede niyong maka-blind date. Ani Bella nang makapasok ito sa office niya. Gusto niyo po bang makita ang picture ni Mr. Wright, Miss Jamie? Wag na Bella. Total ay imi-meet ko naman siya today, di ba? Tatawagan ko na lang siya kapag nasa location na ako ng meeting. Okay po, Miss Jamie. Ito po ang portfolio nila. Nang umalis siya ay hinablot niya na lamang ang mga folder. Nabasa na niya noon ang portfolio ni Mr. Wright. Kaya ang portfolio lang ng makaka-blind date nito ang babasahin niya habang nasa biyahe siya. Mabilis na nakarating si Jamie sa coffee shop kung saan sila mag-uusap ng kamiting niya. Tinawagan niya agad si Mr. Wright pero hindi nito sinagot ang tawag niya at nag-text lang na paparating na. Maya-maya nga ay may kotseng tumigil sa harap ng coffee shop at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Jamie nang makitang si Clarkson Sandoval ang bumaba galing sa kotseng iyon. Hindi siya makakilo sa kinauupuan. Para siyang naestatwa dahil papasok na ngayon si Clarkson sa coffee shop. At nang tuluyan nang nakapasok ang binata, ay walang kahirap-hirap na nagtagpo ang kanilang mga mata. Jamie? Clarkson? Nagkatitigan sila pero siya ang unang bumaba ng tingin nang muling maalala kung ano ang nangyari noong gabing malasing siya sa Palawan. Anong ginagawa mo dito? Nakangiti nitong tanong. I have a meeting here. Ikaw? Bakit ka nandito? May meeting din ako. Oh, what a coincidence. Same location pa talaga ang meeting natin, sa dinami-dami ng coffee shop. Pinilit niyang huwag ipahalata ang hiyang nararamdaman. Hinablot niya ang cellphone sa lamesa at tinawagan ang client niya para hindi na humaba pa ang usapan nila ni Clarkson. Kumunot ang noon niya nang mag-ring ang cellphone ng binata. Nang sagutin nito ang tawag, ay kaagad na tumigil sa pag-ring ng number na tinatawagan niya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Jamie sa isiping baka iisa lang si Clarkson at ang client na kamiting niya ngayong araw. Hindi nga siya nagkakamali. Si Clarkson nga talaga ang client niya. Ikaw? Ikaw ba si Mr. Wright? Napatingin ito sa ibang direksyon at maya-maya pa ay tumango kaya naman literal na tumigil sandali ang paghinga ni Jamie. Ibinaba niya ang cellphone at ipinasok iyon sa kanyang handbag. Katahimikan ang namayani at pareho lang silang nakatayo roon. Hindi niya kakayaning makaharap si Clarkson ng matagal dahil sa kalokohang nagawa niya sa Palawan. Pero trabaho itong ipinunta niya. Kailangan niyang isantabi ang lahat. Kung bakit ba kasi hindi na siya nag-abalang tignan pa kanina ang picture nito na niremind naman ni Bella kanina. Nice to finally meet you. Mr. Wright. Nakangiting aniya at inilahad ang kamay sa kaharap. Hindi kaagad nito inabot ang kamay sa kanya kaya naghintay pa siya ng ilang segundo. Nagkakailangan sila pero hindi siya maaaring magpahalata. Kailangan niyang magpakaprofesyonal. Maya-maya pa ay umupo na sila. I'd read your portfolio at masasabi ko na you have a very interesting personality at dahil dyan, may nahanap na kaagad kaming perfect match para sa'yo. Jamie. Ano yun? You can call me with my name. No, sir. Trabaho po ito. About that night, nung nasa Palawan tayo. Mr. Wright, please. Nasa kalagitnaan po tayo ng meeting natin at ayoko pong pag-usapan ang mga personal na bagay. Magkaharap tayo ngayon dahil tutulungan ka ng team namin na makahanap ng perfect match para sa inyo. Wala ba akong karapatang magtanong kung bakit mo ko ninakawan ng halik noong gabing yun? Napapikit ng mariin si Jamie dahil sa narinig. Clarkson. Sumusuko niyang sambit at nagmamakaawa ang mga mata na tinignan niya ang binata. May nakatago itong ngiti sa mga labi. Look, sobrang nalasing ako ng gabing yun. First time kong uminom kaya nawalan ako ng kontrol sa sarili. At gustong gusto kong humingi ng tawad kaya lang, nawalan ako ng lakas ng loob. Pakaramdam ko ay ayaw mo naman talagang humingi ng tawad dahil sa ginagawa mong pag-iwas, Jamie. Clarkson.
tinitigan siya nito sa mga mata, kaya naman muli siyang napayuko. Pwede bang mag-proceed muna tayo sa meeting natin? Nahihiya niyang tanong na ikinatango rin nito maya-maya. Naroon rin ang ilangan sa pagitan nilang dalawa. Pero nagpatuloy siya sa trabaho niya. Kinuha niya ang portfolio ng makaka-blind date nito. Her code name is Lalisa. Malalaman mo rin ang true name niya kapag araw na ng blind date niyong dalawa. Pareho kayong mahilig sa basketball. I'm sure you'll get along. Mahilig din siya sa strawberry at pagbabasa ng libro ang ginagawa niya sa free time niya. Nakalagay sa portfolio mo na mahilig kang manood ng movies. Magiging masaya ang kwentuhan ninyong dalawa kapag magkasama kayo. She believes that love moves in mysterious ways. At ganoon din ang paniniwala mo. Kinukuha namin ang lahat ng basihan ng mga portfolio ninyo. Kaya para sa akin ay perfect match kayong dalawa. Anyway, here is her picture. Kinuha niya ang picture ni Lalisa sa loob ng folder na hawak niya at inalapag iyon sa table. She's beautiful, but she's not my type. Ha? Huh? Pero sir... Hanapan mo ko ng iba. Pero sir, bakit hindi niyo po muna subukan makipag-date sa kanya? I'm sure kapag nakita mo siya in person, siguradong magugustuhan mo siya. And who are you, Jamie, para sabihin sa akin kung ano ang magugustuhan ko? Natigilan si Jamie dahil doon. Napakaseryoso ng mukha nito na para bang galit. I'm sorry. Pero pwede bang subukan mo muna siyang i-date? Promise, hahanapan ka agad kita ng bago kapag ayaw mo sa kanya. Fine. Wow, talaga? Payag ka na? Tango lang ang tugon nito. Thank you so much, sir. Pwede na nating iset ka agad bukas ang blind date niyo ni Miss Lalisa. Pumayag nga si Clarkson sa suhestyon niya. She already set the date kung kailan ang blind date ng mga ito. Pero nakatanggap na lamang siya ng tawag kinagabihan mula sa binata na hindi talaga nito gusto si Lalisa at sinabi nitong magpapahanap ulit ng ibang babae. Hanggang sa hinanapan niya ng hinanapan ng makakadate si Clarkson. Pero wala pa rin talaga itong napipili. Ilang beses nang nagbayad sa kanila ang binata. Minsan, sobra pa nga. Clarkson, hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto mo sa isang babae. Halos nakadate mo na lahat ng female client namin. In 1 month, wala ka pa rin nahahanap. Mahinahong wika niya nang makipag-meeting si Clarkson sa kanya isang umaga. Nakaramdam na rin kasi siya ng inis dahil sa pagre-reject nito sa mga female client nila. Hindi naman sa minamadali kita, pero may problema ka ba sa mga babaeng sinasuggest namin para sa'yo? Will you please tell me kung ano ba talaga ang gusto mo sa isang babae? Para matulungan kita at... I wanted to be you, Jamie. What? Gulantang na tanong ni Jamie sa binatang kaharap. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil wala siyang naiintindihan sa sinasabi nito. Makakahanap ka pa ba para sa akin ng babaeng katulad mo? Clarkson... Gusto ko ng babaeng hindi nagpapakyut sa akin. Gusto ko ng babaeng hindi nagpapakita ng pagkagusto sa akin. At ikaw lang ang babaeng yon, Jamie. Mula pagka-high school natin, alam ko na kung ano at kung sino ang babaeng gusto ko. Sanay ako na mga babaeng lumalapit sa akin. At aminado akong mas gusto ko ang katulad mo na walang pakialam sa akin. Clarkson, kung dahil lang sa halik na ninakaw ko mula sa'yo kaya ka nagkakaganyan... Jamie, you're wrong. Putol nito sa kanya, kaya napatayo na siya. No, hindi ako kasali sa mga client na pinagpipilian mo, Clarkson. Tapos na ang usapang to. I'll send you some of the portfolios of our female clients. At ikaw na lang ang bahalang pumili na magugustuhan mo. Mabilis na tinalikuran niya si Clarkson. Nakahinga lang siya ng maluwag nang tuluyan na siyang makasakay ng taxi. Ano ba ang nangyayari? Bakit lumalabas ang mga salitang iyon sa bibig ng lalaking kinaiinisan niya? Bakit siya ang gusto nitong makadate? Nababaliw na yata si Clarkson. Nakasimangot niyang usal. Kinagabihan ay hindi kaagad siya nakatulog dahil hindi mawala-wala sa isip niya ang mga sinasabi ni Clarkson sa kanya. Pagkarating niya sa office kinaumagahan, ay nagulat na lang siya nang inabutan siya ni Bella ng napakalaking bouquet. Nginitian pa siya nito ng kay tamis, bagay na ipinagtaka niya. Bella, kanino galing to? Hindi ko rin alam, Miss Jamie eh. Ang alam ko lang ay napakagwapo lang naman ang naghatid niyan. Nagmamadali daw dahil may meeting kaya naman iniwan na lang sa akin. Ibigay ko raw sa iyo. May card naman po sa ibabaw niyan. Basahin niyo na lang po. May card nga sa ibabaw ng mga bulaklak. At gano'n na lang pagbilis ng pintig ng puso niya
nang mabasa ang pangalan ni Clarkson sa loob ng card. Habang hindi makapaniwalang nakatitig sa card, ay nagring ang cellphone niya. Si Clarkson ang tumatawag. Hello? Good morning, Jamie. Lihim siyang napalunok nang muling marinig ang tinig nito. Good morning din. Para saan tong flowers? Ang bulaklak na yan ay paraan ko para batiin ka ng magandang umaga. I wanna hear your voice kaya napatawag ako ngayon. Hindi siya nakasagot. Hindi niya rin maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya kahit alam niyang hindi siya maaaring makaramdam ng ganon. Tigilan mo to, Clarkson. Ayoko ng ganito. You can't stop me, Jamie. Iligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Para siyang masasamid sa sariling laway dahil sa narinig. Hindi niya alam kung pinagtitripan ba siya ni Clarkson at hindi lang ito nakontento sa pambubuli sa kanya noon kaya gusto na namang ipagpatuloy ngayon. Pero kahit na anong pagsaway sa sarili ang gawin ni Jamie, ay hindi niya pa rin mapigilan ang puso sa pagtibok nito ng mabilis kapag nakikita sila at nagpapadala ito ng kahit na ano para sa kanya na napupunta lang naman sa basurahan. Mark, talaga bang hindi mo alam na nagpasa si Clarkson ng portfolio sa dating site natin? Curious niyang tanong kay Mark matapos nilang ihatid sa airport ang best friend niyang si Arida na nakabalik na naman sa States. Maayos na sa wakas ang relasyon ng dalawa. At hanggang hindi pa natatapos ang trabaho ng best friend niya, ay long distance relationship muna ang mga ito. Wala talaga akong alam, Jamie. Nagulat nga ako nang sinabi mong nag-email siya sa site natin at nagpahanap ng makakadate. When I called him yesterday, ang sabi niya ay hindi niya rin alam na tayong dalawang may-ari ng business. So, coincidence lang lahat. At baka nga ang tadhana talaga ang may pakana ng lahat. Ha? Huh? Naguguluhang tanong ni Jamie kay Mark na hindi kaagad nito nasagot. Dahil narinig nilang kumatok mula sa labas si Bella. Miss Jamie? Ano yun, Bella? May bisita po na naghihintay sa inyo sa labas ng office niyo. Lumabas siya matapos marinig iyon. At nang makita niya ang sinasabi ni Bella na bisita, ay literal na tumigil na naman ang pag-inog ng kanyang mundo. Nasilayan niyang muli ang maamong mukha ni Clarkson. May daladala na naman itong bulaklak para sa kanya. Clarkson? Para sa'yo. Nakangiting inabot nito sa kanya ang bulaklak na tinanggap niya naman. Clarkson, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tama na. Ayoko nang nakakatanggap ako ng mga bulaklak mula sa'yo. Mahirap bang intindihin yon? Jamie, gusto kita. Ginagawa ko to dahil gusto kita. Ano? Natatawang na isa tinig niya. Clarkson, hindi mo ako gusto. Jamie, bakit ba parang ikaw pa ang mas nakakaalam ng nararamdaman ko? Dahil hindi dapat, Clarkson. Hindi ko alam kung pinagtitipan mo lang ako pero kung ganoon nga ang ginagawa mo sa akin ngayon, nakikiusap ako. Itigil mo na to. Hindi ako titigil, Jamie. Hanggang sa payagan mo na ako makapasok sa puso mo. Look, I don't know how to explain what I feel. Pero gusto kita. At hinding-hindi kita kailanman magugustuhan, Clarkson. Nanliit ang mga mata ni Clarkson dahil sa sinabi niya. Nakita pa niyang namumula iyon kaya nakaramdam siya ng takot. Pero kailangan niyang sabihin kung ano man ang mga dapat nitong marinig. Dahil hindi na nito pwedeng paglaruan ang nararamdaman niya katulad ng ginawa nitong pambubuli sa kanya noon. Bakit mo sinasabing gusto mo ako, ha? Dahil ba maganda na ako ngayon at hindi na ako yung dating nerdy na inaasar at binubuli mo? Ang babaw mo naman kung ganun. Dahil sa panlabas ka lang pala na anyo, nakatingin. Sinasabi mong gusto mo iyong babaeng hindi ka hinahabol. At ako iyon. Clarkson, hinding-hindi talaga kita hahabulin dahil kahit kailan ay hindi ako magkakagusto sa isang katulad mo. Alam niyang masasakit na ang mga salitang lumabas sa bibig niya pero kung kailangan niyang pasakitin ang binata ay gagawin niya. Nang sa ganon ay hindi siya ang masaktan sa bandang huli. Dahil aminado siyang unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong nito. The last time I check, nung unang tinawagan kita para sa portfolio mo, nakarinig ako ng tinig ng isang babae na kasama mo pa sa kama knowing na naghahanap ka ng makakadate nun. At sa isang babaero na katulad mo, hindi ako pwedeng magpaligaw. Dahil kung paano mo ako saktan sa pambubuli mo noon, ganoon din ang gagawin mo sa akin pag nagpadala ako sa matatamis mong mga salita at dito sa mga pabulaklak mo. Wala sa sariling itinapon niya sa sahig ang bouquet na bigay nito at inapakan pa iyon sa harap ng binata. Tumango ito at umigting ang panga na parabang galit na galit dahil sa ginawa niya.
Nang tinalikuran siya nito nang wala man lang paalam, ay nagsibagsakan ang mga luha niya. Parang pinupunit ang puso niya dahil sa tagpong iyon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naging magaspang ang pag-uugali niya sa harap ng isang tao. Baka naman totoo ang nararamdaman niya para sa iyo, Jamie. Malungkot na tanong ni Arida sa kabilang linya. Tinawagan niya kaagad ito pagdating niya sa bahay nila. Hindi ko alam, Arida. Pero sobrang nasasaktan ako ngayon dahil masasakit na salita ang narinig niya mula sa akin. Hindi ko gustong makapanakit ng tao pero ayokong ako ang masaktan muli sa bandang huli kapag nagpaloko pa ako sa kanya. Hindi mo ba naisip na baka ang ginagawang pambubuli ni Clarkson sa'yo noon ay paraan niya lang pala para mapansin mo? Paulit-ulit na umiling si Jamie. Hinding-hindi mangyayari iyon. Hindi kailanman magkakagusto ang isang Clarkson Sandoval sa kanya. Malabong mangyari. Puno ng sama ng loob ang puso niya ng gabing iyon at nakatulog na lamang matapos umiyak. Walang gana na pumasok siya kinaumagahan. Wala na siyang naritnang flower sa table niya. Tumigil na si Clarkson sa pagpapadala ng magagandang bouquet at nalulungkot ang puso niya dahil doon. Nakapili na si Mr. Wright ng kamatch niya, Miss Jamie. Sa wakas ay nakapili na rin siya sa mga female client natin. At alam mo ba na napakaganda ng female client na napili niya? Hulaan mo kung sino, Miss Jamie. Sino? Si Cinderella po ang napili niya. Yumuko siya kaagad dahil ayaw niyang makita ni Bella ang lungkot sa kanyang mga mata. May napili na ba siyang date kung kailan niya imi-meet si Cinderella? Yes, Miss Jamie. Gusto niya ay mamayang gabi na. Natawagan ko na din si Miss Cinderella at umuo naman siya. Magpapabook na ba ako ng fine dining restaurant para sa kanilang dalawa? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Jamie. Okay, i-arrange mo na agad ang date nilang dalawa. Sigurado ka ba, Miss Jamie? Napaangat siya ng tingin dahil sa naging tanong na iyon ni Bella. Para kasing hindi iyon ang gusto nitong marinig sa kanya. Miss Jamie, kung may nararamdaman na rin lang kayo kay Mr. Wright, bakit hindi mo na lang po bigyan ng chance ang nararamdaman mo para sa kanya? Malay mo, totoo pala talagang gusto ko niya. Umiling siya at malungkot ng ngitian si Bella. Magpabook ka na ng restaurant, Bella. Sumimangot si Bella at malungkot na tumango. Pero tumalima naman at sinunod ang utos niya. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha niya dahil ang totoo ay masakit para sa kanya na seryoso na ngayon ang pakikipag-blind date ni Clarkson. Sabi na nga ba at pinaglalaroan lang siya nito. Kasi kung hindi siya nito pinaglalaroan, siguradong kinukulit pa rin siya nito hanggang ngayon. Pero sumuko ito kaagad. Ibig sabihin ay mababaw lang talaga ang nararamdaman ni Clarkson para sa kanya. Lumipas ang mga araw, linggo, hanggang sa naging buwan ang mga iyon. Nakatutok si Jamie sa trabaho niya. Sa loob ng 2 buwan ay walang Clarkson na nagparamdam. At base sa naririnig niyang progress mula kay Bella, ay maayos daw ang relasyon ni Mr. Wright at Cinderella. Pinilit niyang huwag pansinin ang nararamdaman at ayaw niyang aminin sa sarili na hanap-hanap na ng mga mata niya si Clarkson. Ang totoo ay hindi lang ang mga mata niya ang nananabik na muling makita ang binata. Pati ang puso niya ay nananabik na rin. Ano na naman ba to, Bella? Bakit kulang ang mga informations na nakalagay sa 3 portfolios na to? Malakas na sigaw ni Jamie mula sa loob ng kanyang office. Hindi na naman kasi kompleto ang information sa portfolios na binigay ni Bella sa kanya. Pasensya na, Miss Jamie. Ang dami ko po kasing dinodouble check na portfolio kaya kasalanan ko pa ngayon na ipinasa mo to sa akin ng ganito. Kulang-kulang! Paano ko mare-review ng maayos kung ganito ang mga ito? Sorry po, Miss Jamie. Akin na po, i-message ko na lang ulit sa email. Wag na, ako na. Bumalik ka na lang sa trabaho mo. Pabagsak na naupo siya sa swivel chair niya. Naging mainitin na rin talaga ang ulo niya sa nakalipas na 2 buwan. Napasigaw ulit siya nang may kumatok na naman sa pinto ng kanyang office. Natigilan siya nang makitang si Mark ang kumakatok. Pumasok ito kaagad. Bakit parang ang init yata ng ulo mo? Natatawa nitong tanong sa kanya. Si Bella kasi. Tumango ito at umupo sa harap niya. May walk-in client tayo na pupunta ngayong araw. May importanteng meeting lang ako. Ikaw nang bahala. Mark, ang dami ko na ngang trabaho. Naputol ang sanay sasabihin ni Jamie nang makarinig ng boses mula sa labas ng office niya.
Good morning. Napaangat siya ng tingin at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang muling masilayan si Clarkson. Kasama nito si Nikolai. Para siyang naestatwa sa kinauupuan. Hindi niya malaman ang gagawin dahil parang tumatambol na naman ang puso niya sa loob. Oh, nandito na pala sila eh. Have a seat, gentlemen. Ani Mark at nakipagtapikan ng balikat sa dalawa. Umalis si Mark sa kinauupuan nito at si Nikolai naman at Clarkson ang pumwesto sa dalawang visitor's chair. Si Nikolai ang sinasabi kong walk-in client. Single daw siya at naghahanap ng makaka-blind date. Oh, hi Mr. President. Bati niya kay Nikolai kaya nginitian siya nito. Hindi niya tinapunan ng tingin si Clarkson. Gusto ko magpatulong sa site niyo sa paghahanap ng ka-perfect match ko. Naiinggit na kasi ako dito kay Clarkson na magpapakasal na yata dahil sa tulong ng dating site niyo. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko. Dahil sa narinig ay hindi kaagad nakapagsalita si Jamie. Nang sulyapan niya si Clarkson ay kay Mark na ito nakatingin. Congrats, Clarkson! Masayang bati ni Mark sa binata. Lihim na napalunok si Jamie. Hindi niya kayang paniwalaan na ganoon kabilis ma-inlove si Clarkson sa Cinderella na iyon. At talagang magpapakasal na sa loob lang ng dalawang buwan. Habang nag-uusap sila ni Nikolai, ay pinipigilan niyang huwag maluha dahil sa tuwing sinusulyapan niya si Clarkson ay parang hindi siya nito kilala at hindi man lang siya magawang sulyapan. Nang magpaalam ang mga ito at tuluyan nang makalabas ng office niya ay patakbong sinundan niya ang dalawa. Clarkson, sadali! Tawag niya kay Clarkson nang maabutan niya ito sa may parking lot. Pwede ba tayong mag-usap? Nahihiya niyang tanong nang magtama ang kanilang mga mata. Tinapik naman ito sa balikat si Nikolai kaya nauna itong pumasok sa kotse nito. Naiwan silang dalawa ni Clarkson. Ano bang sasabihin mo? Walang ganang tanong nito at sa mga mata niya lang nakatingin. Napayoko tuloy siya. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo nung huli at sa lahat ng sinabi ko. At saka, humugot siya ng malalim na hininga. Congrats, ikakasal ka na. Wala itong naging reaksyon sa sinabi niya, na natiling nakatitig lang sa mga mata niya. Iyon lang naman ang sasabihin ko. Tumango ito at tumalikod na. Akmang tatalikuran na naman sana siya, pero maagap na napigilan niya ulit. Napatunayan niyang miss na miss niya talaga si Clarkson dahil ayaw niyang umalis ito agad. Clarkson, Jamie, busy ako. Ano po bang sasabihin mo? Iritado nitong tanong na naging dahilan ng pagluha niya. Wala na. Sige, pwede ka nang umalis. Pasensya ka na sa istorbo. Nahihiya at umiiyak na tumalikod siya. Mabibigat ang bawat hakbang niya. Pero bigla siyang natigil nang marinig itong magsalita. Hindi ka ba talaga aamin na may nararamdaman ka na sa akin, Jamie? Clarkson? Hilam sa luha na muli niyang hinarap ang binata. Jamie, kapag umamin ka ngayon na may nararamdaman ka naman talaga para sa akin, pangako, iilang hakbang lang ay makakalapit na agad ako sa iyo at makukulong ka sa mga yakap at halikwa. Umawang ang bibig ni Jamie dahil sa narinig. Pero nang maalalang ikakasal na pala ito, ay napapailing na yumuko siya. Ikakasal ka na... Halos hindi na niya matapos ang sana'y sasabihin ng inilang hakbang nga lang talaga ni Clarkson ang pagitan nilang dalawa. Walang paalam na sinapon ito ang mga magkabila niyang pisngi at marubdob na inangkin ang kanyang mga labi. Para siyang malulunod sa klase ng halik na iyon. Napakasarap sa pakiramdam. Para siyang tinuduyan. Nabitin pa siya ng sandaling itinigil nito ang paghalik sa kanya. Pareho silang naghahabol ng hininga. Hindi ako ikakasal. Biro lang yun ni Mark at ni Nikolai. Ano? Things between me and Ella didn't work out. Hindi ko talaga kayang ibaling sa iba ang pagtingin ko, Jamie. Mula pa noong high school, ay ikaw lang talaga ang babaeng gusto kong seryosohin. Hindi mo lang alam pero, hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ang kwarto ko ang mga ipit mo na tinatanggal ko mula sa buhok mo. Muling bumagsak ang mga luha ni Jamie nung inamin ni Clarkson sa kanya na ang lahat ng pambubuli na ginagawa nito sa kanya noon, lahat ng iyon ay paraan lang pala nito para magpapansin sa kanya. Jamie, mali ang sinabi mo na mababaw lang nararamdaman ko para sa iyo. Dahil kung talagang mababaw iyon, nakalimutan na kita sa loob ng 10 taon na hindi kita nakikita.
Hindi man ka panipaniwala pero nababaliw na ako sa iyo ngayon. Ikaw man yung Jamie na maganda o yung nerdy noon. Walang pagbabago sa pagtingin ko sa iyo. Mahal kita, Jamie. Please, huwag mo na akong hanapan ng ka-perfect match dahil ikaw lang ang gusto kong makasama. Hindi na. Hindi na, Clarkson. Ayokong mapunta ka sa iba dahil ikaw lang ang hanap-hanap ko. Magmula nang magkita ulit tayo. Napangiti si Clarkson dahil sa sinabi niya at sinunggaban na naman siya ng marubdob na halik. Noong araw na iyon ay dinala siya ni Clarkson sa bahay at pinakilala sa pamilya nito. Doon niya napagtantong seryoso nga talaga ang binata sa kanya. Lalo pa nang makita niya ang mga ipit na araw-araw niyang ginagamit noon. Nakatago ang mga iyon sa tatlong box na pinakaiingat-ingatan ni Clarkson. Iyon lang daw ang alaala nito sa kanya noong mga panahong magkalayo sila. Naging masaya at tumagal ang relasyon nilang dalawa ng binata. Nakilala niya ng lubusan ang lalaking mahal. Napaka-sweet nito. Araw-araw siyang nililigawan ng binata at pinaparamdam sa kanya na mahal siya nito hanggang sa tuluyan siyang niyaya ni Clarkson na magpakasal. Sino ba siya para umayaw sa pagmamahal na inaalok ng lalaking mahal niya? Hindi niya aakalaing mauuwi sa pagmamahalan ang pang-aasar at pambubuli ni Clarkson sa kanya noon. Ngayon ay handa na siyang maging nisis ng isang Clarkson Sandoval, ang kanyang numero unong alaskador. Ang grandeng kasalan ang naganap at nasaksihan iyon ng lahat ng mga taong mahal nila sa buhay. Wakas!